Basic explanation between SRO, FOO, and IPO. Ang common sa kanila, they are all capital raising activities. Nagre-raise ng capital yung company. Okay, diyan sa lahat ng may O na yan, SRO, FOO, and IPO. Okay. Ang IPO or Initial Public Offering is ginagawa kapag yung company mo ay hindi pa listed sa PSE. Meaning to say, first time mong magpa-public, no? Mag-offer ng shares sa public. Kaya Initial Public Offering. So from private corporation to public. So that's IPO. Ang FOO naman is follow-on offering. So meaning to say, follow-up. Listed ka na at mag-o-offer ka ulit ng shares. Meaning to say, anyone na gustong mag-avail ng shares mo na hindi bibilin do sa existing na tinetrade sa stock exchange, okay, pwedeng kumuha sa through FOO or yung follow-on offering. May cases na minsan magkaiba yung presyo. Minsan yung price is trading above the FOO price. So, ang magiging itsura nun, parang mas mura ngayon yung follow-on offering price compared sa market price. So, magiging attractive yung FOO kasi nga, magmumukha siyang cheap existing market price niya. At yung SRO naman or yung stock rights offering. Ito po para sa mga listed companies na rin, ano? So another way of raising capital. So ang SRO, ang pagkakaiba niya sa FOO is ang pwedeng bumili lang ng SRO shares are yung mga existing holders, existing shareholders. So kung wala kang hawak ng shares, hindi ka pwedeng mag-avail ng SRO. So hindi katulad sa FOO, kahit wala kang shares na hawak, pwede kang bumili ng FOO. Sa SRO, kailangan existing shareholder ka muna para makabili ka or yung stock rights, no? Stock rights offering. So ibig sabihin, binibigyan ka ng karapatan para bumili ng shares ng company dahil ikaw ay shareholder. Oh, yo, yon, follow and like for more update.